Kumusta? Ngayon naman, Pops, magpalit ako ng shock absorber dito sa motor ko. Ito, itong shock na to. Hindi na maganda yung performance nitong shock na to kasi may narinig na akong ibang tunog. Saka sobrang lambot na rin siya. Yung tunog ng parang langit-ngit, yung parang nag-skis ang bakal dito sa loob. Ito yung rubber nyo. O wheel seal nyo, nasira na din. Tapos yung lock nitong nut nitong shock na to dito sa loob, tatanggalin ko lang yung flairings na to para mapalitan natin ang shock. Una, natanggal ko na lahat ng buong fairings na naka-over dito sa shock absorber. Ito na siya. Sobrang kalawang na siya. Mag-aapat na taon na kasi itong shock absorber na to. Ngayon lang ito papalitan din. Sulit na sulit talaga yung gamit ko dito sa motor na to kasi hanggat di masira di ko papalitan. Oh, ito na yung mga tornilyo niya. Yan, itong tornilyo na to. Atanggalin natin to. Tanggal ko na tong shock dito sa likod. Ito na siya. Yan.
Yung wheel seal niya dito na sira na pala. Kaya pala tunog langit-ngit na tong shock na to. Tsaka sobrang luma na din. Ito yung tornilyo niya. Tapos ngayon pati dito sa kabila, tanggalin ko rin to. Kung mahirapan mo kayo magtanggal ng shock dito, tanggalin nyo na lang muna yung tambutso para madali lang tanggalin yung shock. Shock para di na kayo matagalan pa. Yan. Sa wakas, mapalitan na rin ng shock. Ito yung flaring kanina na tinanggal ko. Tapos ngayon naman, ito yung bagong shock natin. Tapos ito yung sukat niya. Yan, 340mm. Pwede ito sa XRM 110-125 Honda Wave o SYM o sa ibang 110 na motor tulad ng Racal o sa mga China na motor, pwede ito siya, itong shock na to. Yan, mura lang bilhin ko nung shock na to. 1-2 na yung bili ko nito, dalawa na. Tapos ito yung pang-adjust nya, pwedeng tigasan, pwedeng lambutan. Ito yung pang-adjust nya. Tanggalin ko na itong mga plastic nito. Okay naman siya, maganda rin. Maganda rin yung shock na to. Andito natin nilagay yung tornilyo. Basta kung wala ka namang budget. Kasi ako wala ka talaga akong budget eh. Kasi tagirap talaga eh. Ang binili ko lang itong shock kasi na to, replacement lang to. Pero mukha naman siya maganda. Susubukan ko to kung matibay ba talaga, kung aabot ba ito ng 3 taon. Mukha naman siya matibay. Tapos mayroon pala siyang bushing. Dito mo siya ilagay. Para hindi agad masira yung rubber niya dito sa loob. And halos naman sila magkasukat lang. Pati yung haba, konting diferensya lang. So ngayon, ilagay ko na tong shock. Isukat ko muna kung swak ba. Swak naman pala siya. Kala ko di swak sa butas dito sa baba, pero okay naman. Okay naman pala. Sukat na sukat yung tornilyuhan. Sa pagpalit ng shock, madali lang naman siya. Hindi naman siya masyadong mahirap. Ang mahirap lang dito yung pambili. Pero pagpalit, na basic lang to sa'yo. Napakadali lang to para sa'yo magpalit ng shock. Kaya di mo na kailangan pumunta pa ng mekaniko. Kasi ikaw, kayang-kaya mo na to. So ito na siya. Bago nyo ilock, lagyan nyo muna yung washer para hindi matanggal yung rubber niya. Tapos yung nut niya. Yan. Kabilaan to, lagyan mo ng washer at sa kabila din. Ang purpose nito para hindi matanggal yung shock. Kasi pag idiretso mo siya ng tawag nito, pag idiretso mo siya ng ilock mo sa diretso, posible na matanggal yung shock kasi nga walang nakaharang. Kailangan haharangan ng washer yung bushing, yung salpakan niya. Yan. Tapos binalik ko na rin yung tambutso niya tsaka itong flarings dito sa motor ko. Ito na siya. Yan. Medyo pumugi ng konti yung motor ko kasi napalitan ng bagong siya. Hanggang dito na lang, Pops. Paalam na.